hingi ng saklolo ang isang OFW sa Saudi Arabia na nakulong dahil nasagasaan niya ang dalawang Saudi national noong isang taon. Kailangan niyang makaipon ng 6.5 million pesos na blood money. Yan ang balitang Middle East, si Roland Blanco. Nasa korte noong Lunes si Ernesto Nugget Jr. sa Hufuf, Saudi Arabia, 300 kilometro mula Riyadh. Pinag-usapan nila ang tungkol sa blood money na ipinataw ng hukuman kay Nugget dahil nabunggo niya ang dalawang Saudi noong isang taon. 6.5 million pesos ang blood money para sa dalawang na-aksidente niya, pero 220,000 pesos lang ang halagang naipon ng mga kaanak at kaibigan niya, kaya muli siyang ibinalik sa mas malaking kulungan. Hanggat hindi nakukumpleto ang kabuuang blood money, magtatagal sa bilangguan si Nugget. Walang hatol na kamatayan sa kasong Katal Alcata dahil aksidente o hindi sinasadyang nasagasaan ni Nugget ang dalawang Saudi nang mawala ng giya ang rent-a-car na hiniram lamang niya sa isang kaibigan noong November 2011. Nakumpleto na ni Ernest Nugget ang isang taong jail term noong November 25 at ngayon inaasahan niyang maibibigay na ng pamahalang Aquino ang nakalaang pondo para sa blood money. Pero ang inaasahang tulong mula sa pamahalaan ay hindi pa alam kung kailan darating. Ayon sa embahada, noong Agosto pa ipinasa ang sulat sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o UMWA para sa 400,000 reals o higit 4 na milyong piso para sa blood money. Sa kabila nito, patuloy na nangangalap ng tulong ang mga kasamahan ni Nugget sa Tao Gamma Fraternity. 5% ng kita ng frat tuwing may fundraising event ay nakalaan kay Nugget. Kasi may beneficiary naman talaga yung mga projects namin. Hindi naman pwede ibigay sa kanya lahat. Ayon sa Riyadh-based advocacy group na Patnubay, kung nakapaglaan ng 400,000 reals ang Philippine government para sa blood money sa mga death row convict na sina Jose Dito Zapanta at Dondon Lanuza, dapat lamang umanong tulungan din si Nugget. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.